Kilos protesta ang inihandog ng mga militante para sa 53rd birthday ni Pangulong Aquino, kasamang mascot ng Pangulo na nakasuot ng party hat at may disenyong bandera ng Amerika, nagtipo ng mga militante sa paanan ng Mendiola Bridge. Kinundena nila ang anilay kawalang aksyon ng gobyerno sa mga problema ng kahirapan, mataas na presyo ng mga bilihin, pagmimina at demolisyon. Sa huli, naghandog pa ng kantang grupo para sa Pangulo na may mensaheng Goodbye Noy Noy. Goodbye Noy Noy! Goodbye! Si Aquino naman, trabaho pa rin ang inatupag. Kaninang umaga, binisita niya ang dalawang pasyente sa charity ward ng Philippine Orthopedic Center. Ang isa, cancer patient na humiling na makita ang Pangulo. Ang isa pang pasyente, 16 na taon nang naka-confine sa ospital. Ngayong gabi, isang hapong na naman daw ang pagsasaluhan ng Pangulo at ng kanyang pamilya. Wala raw naging violation sa peace agreement sa Sulu nang magkaroon ng engkwentro ang MNLF at Abu Sayyaf. Yan ang iginiit ni MNLF Chairman of Islamic Command Council, Habib Mujahab Hashim. Aniya, internal ang naging problema ng MNLF, lalo't ilan sa mga nakalabang miyembro ng Abu Sayyaf Group ay dati namang mga miyembro ng MNLF. Well, technically, there is no violation whatsoever on the peace agreement. MNLF is taking an initiative to solve the peace and order problems in Sulu insofar as the rampant kidnapping by the so-called ESG is concerned. Kaya tumutulong pa ang MNLF sa gobyerno. How could there be a violation? Tinutulungan lang daw nila ang gobyerno sa peace and order situation sa mga lugar na hindi nila kayang tugunan. Hindi pa naman daw nagre-resume ang bakbakan at sinusubukan naman daw nilang itong resolbahin sa mapayapang paraan. Buwelta naman ng Malacanang, maging ang MNLF ay kailangan sumunod sa batas. Oras daw na maayos ang isyong ito, pagtutuunan ng pansin ng gobyerno ang mga issue sa law enforcement. Prioridad nila na masigurong hindi madadamay ang mga sibilyan sa kaguluhan. Chino Gaston, GMA News.